Nene! Ang lahat ng bagay ay nagbabago. Walang permanente sa mundo. Ang tanggap noon ay maaaring di natanggap. Halika, samahan niyo akong tuklasin ang mundo na Morpolohiya! 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 Wipe. Ang Morpolohiya ng Wikang Philippine. Ang Morpolohiya o palabuuan ay hango sa dalawang salita, morp o morpo, na ang ibig sabihin ay anyo, at logi o lohiya, na nangangahulugang koleksyon. Ito ay isang bahagi ng lingwistika na sumusuri sa kahalagahan ng morpema, na tumutukoy naman sa pinakamaliit na unit ng salita, ang isang wika at ng pagsasama ng mga ito upang bumuo ng salita. Alam ba ninyo na ang pinakamaliit na unit ng morpolohiya ay ang morpema, at ang morpema ay may pinakamaliit na unit na may kahulugan. Tinatalakay sa morpolohiya ang pagkakaroon ng makabuluhang kahulugan ng isang salita sa pamamagitan ng mga pinagsama-samang mga tunog. Ang morpema ay nagtataglay ng kahulugan. Hango ito sa katagang morpheme sa Ingles na kinuha sa salitang Griyegong morph o anyo o unit at eme na ang ibig sabihin ay kahulugan. Binubuo ng mga ponema ang morpema. May dalawang uri ito. Ang malayang morpema at ang di malayang morpema. Malayang morpema o free morpheme. Tumutukoy ito sa mga salitang nakapag-iisa at may kahulugan. Tinatawag din itong salitang ugat. Halimbawa, aral, kain, tao, ganda, laman. Ang malayang morpema ay tinatawag din salitang ugat. Ikalawa, di malayang morpema o bald morpheme. Ito ay tinatawag ding morpemang grammatical sapagkat ang salitang ugat ay nagkakaroon ng pagbabagong anyo sa istruktura at nagpapahiwatig din ng bagong kahulugan. Ang di malayang morpema ay binubuo ng panlapi at salitang ugat. Ang di malayang morpema ay kilalang sa tawag na bago na nangangahulugan. Nagbabago ang anyo nito, ngunit hindi ang kahulugan. Iba't ibang uri ng paglalapi. Una, unlapi. Ang formula para dito ay unlapi plus salitang ugat. Halimbawa, nag plus sikap equals nagsikap. Ikalawa, gitlapi. Ang formula para dito ay gitlapi plus salitang ugat plus gitlapi. Halimbawa, sikap plus in equals sinikap. Ikatlo, kabilaan. Ang kabilaan ay may tatlong uri. Una, unlapi, gitlapi. Ang formula para dito ay unlapi plus salitang ugat plus gitlapi. Halimbawa, mag plus sikap plus equals magsumikap. Ikalawa, unlapi, uhulapi. Ang formula para dito ay
unlapi, plus salitang ugat, plus hulapi. Halimbawa, pag, plus sikap, plus an, pagsikapan. Ikatlo at panghuli, gitlapi, hulapi. Ang formula para dito ay salitang ugat plus kitlapi plus hulapi. Halimbawa, sikap plus in plus an equals sinikapan. Pang-apat na uri ng paglalapi. Pang-apat, hulapi. Ang formula para dito ay salitang ugat plus hulapi. Halimbawa, sikap plus an, sikapan. Panglima at huling uri ng paglalapi ay laguhan. Ang formula para dito ay unlapi plus salitang ugat plus gitlapi plus hulapi. Halimbawa, pag plus sikap plus plus an equals pagsumikapan. May dalawang pangkalahatang uri ang morpema, ang leksikal at ang pangkayarian. Leksikal na morpema. Mga morpemang may leksikal na kahulugan. Pangkayariang morpema. Mga morpemang may kahulugang pangkayarian. Ano kaya kung magkakarambol ang mga salita sa loob ng pangungusap? Magkakaintindihan kaya tayo? Subukan natin. Tara, kain, tulog, saan, bakit? Magulo? Narito ang isang halimbawa. Nagluto ng tinapa ang mga bata. Ang mga katagang ng, sa, at ang mga ay walang formal o tiyak na kahulugan. Hindi tulad ng mga salitang nagluto, tinapa, at bata. Nakapagpapalinaw lamang ng kahulugan sa loob ng pangusap ang mga kataga. Bukod pa rito, iniuugnay ang mga kataga ang mga sangkap na dapat pag-unayin at maaaring nagpapakilala ng gamit sa pangusap ng isang salita. Ang nang ay nagpapakita ng kaugnayan ng kumain at tinapay. Ang sa ay nagpapakita ng kaugnayan ng tinapay at panaderya. Ang mga ay nagpapakitang ang sumusunod na pangalan ay nasa kaukulang palagyo. Nangangahulugan lamang na ang bawat isa ay kailangan sa kayarian ng pangungusap. Kaya sa halip na nagluto, tinapa, bata. Ang ponema ay nagiging morpema. Ang morpema ay nahati sa dalawa, ang kataga at ang salita. Nakapagpinagsama at inayos, ay makakabuo tayo ng isang pangungusap. Ngayon, nalaman nyo na walang permanente sa mundo, na ang lahat ay nagbabago. Maraming salamat sa pagsama sa akin sa mundo ng morpolohiya. Ako si Tim. Ako si Usilito. Hanggang sa muli!